kahapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kabayan, ginawang evacuation center po ang mga eskwelahan, kaya pasukan, di tuloy. Hindi tuloy ang pagbubukas ng klase sa Lunes, Hulyo 29, sa 738 na eskwelahan na nasa mga lugar na apektuhan ng bagyong Karina, ang pinakamalakas ng habagat. Ang Department of Education, mga kababayan, ay nagsabing aabot na 12,800 ang eskwelahan na maapektuhan ng bagyo. Ang 246 dito ay binaha habang naging tinatawag na evacuation center ang mga 425. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, karamihan sa pinakamatinding naapektuhan ay nasa Metro Manila, Calabarzon at Central. Maubayan sa Malabon, iniusog ng July 31 ang pagbubukas ng klase, habang August 5 naman sa Valenzuela at Marikina. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat matuloy pa rin ang pagbubukas ng klase sa Lunes kung kaya naman ng eskwelahan o pasilidad. Maubayan, malawakang pagbaha ay tingnan na raw at kinukumpirman ni Senate Committee on Public Works Chairman Senator Ramon Bong Revilla Jr. na iniimbestigahan ng Senado sa ilalim ng kanyang pamumuno sa sunod na linggo ay malawakang pagbaba sanhi ng bagyo. Nananawagan ang mambabatas na iwasan muna ang sisiyan at turuan sa halip magtulungan para sa mga biktima ng nasabing bagyo. Pagmamalaki naman yung Revilla, mga bayan, na naging tinatawag niya kabandahan daw po na kanyang taga Cavite, ha? Nakahanda ang mga taga Cavite, mga kumain, at ng mga local na opisyal, kaya hindi masyado napinsala ang bagyong Karina at habagat nitong nakaraang araw. Samantalang abidado si Revilla, mga bayan, na ito ay binarin noong todo ang ilang lugar sa lalawigan at maging sa kanilang lugar sa Bacoor. Subalit dahil sa kanilang paghahanda ay nahukay naman po ang mga floodways, agad naman pong humupa ang baha. Si Revilla po ay nagpayag kasabay sa tinatawag na pagbabago o pamamahagi, mga kabayan, ng assistance to individuals in crisis situation o tinatawag na AICS program ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, sa barangay Kapipisa Covered Court sa Tansa, Cavite, kung saan umabot ang 2,500 ang mga benepisaryo. $0.95 rollback sa diesel at $0.90 gasoline kerosene. Magkakaroon po ng rollback sa presyo ng produkto ng petrolyo sa susunod na linggo. Ito ang iniyag po ni Oil Industry Management Bureau Director III Rodela Romero. Batay, mga kabayan, sa resulta ng apat na araw na trading ng Mean of Plants, Plates at Singapore. Ito po ay ang Mean of Plants, Singapore. Batay sa pagtaya po, mga kabayan, ng price adjustment ay sumusunod. Diesel ay 70 at hanggang sa 95 per liter. Gasoline ay 70 hanggang sa 90 per liter. Kerosene, 80 hanggang 90 per liter. At inasahang ito po ay mag-anonsyo ng price adjustment ang mga kumpanya na langis sa Lunes at magiging epektibo ang kanyang rollback sa Martes. Mula po rito sa newsroom ng Trabaho Serbisyo Publiko. Mga kababayan, ito po ay walang iba kundi ang inyong tagapaghatid balita, Lynn Orquesa,